Wala pala to eh. Uy! Napatay mo ba siya? Bakit naman kasi sa ulo mo hinabas? Uy, dalian niya na. Umalis na tayo. Dali! May CCTV ba? Mukhang wala naman yata. Bakit kasi sa ulo mo siya hinabas? Ikaw nagsabi na lakas ang dami. Bakit ako naniisa? May CCTV ba sa lugar na to? Hayaan mo na, umalis na lang tayo. Saan na tayo pupunta ngayon? Kahit saan. Dalian mo na. Na nga. Hindi kaya. Oy! Oy, Arian! Arian, gising! Arian! Arian, gising, sabi! Arian, gumising ka na! Arian! Okay ka lang ba? Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Wala ka ba maalala? Naka-undusay ka rito pagdating ko. Nagtatanggal ako ng basura. Oh. Tapos yung ulo ko. Bakit? Ano meron? Ano nangyari? Masakit ba? Sandali, sandali. Masakit? Alin ba? Ano ba masakit? Yung tiyan mo? Uy! Ano masakit? Gano'ng kasakit, ha? Hello, emergency? Nandito kami sa may convenience store sa Sinsongdong. Acute appendicitis to. In short, meron siyang double A. Ganun ba, Doc? Anong mangyayari sa kanya? Gano'n po ba kaseryoso itong sakit niya? Ano pong ibig sabihin? Para madaling maintindihan, may inflammation sa appendix ang pasyente. Ha? Inflammation sa appendix? Mas madali namang sabihin yung appendicitis, di ba? Alam niyo, Doc, medyo familiar kayo sa akin. May kamukha kayo. Kamukha? Opo. Madalas kong ang naririnig yan. Sobrang sakit ng tiyan ko! Doc, ganito kasi, inampas sa ulo. Konektado ba yung ulo niya sa inflammation ng appendix niya? May bukol nga sa ulo niya. Pakukunan ko na lang siya ng CT scan. Pero may appendicitis pa rin siya. Ah, nurse? Doc? Ihandaan yung OR. Okay pa, Doc. Operasyon? Hindi pwede. Oy, Arian. May appendicitis ka raw. Sa ulo ka hinampas pero sa tiyan ang epekto. Okay ka lang? Nasa bang appendix na yan? Sobrang sakit. Masakit talaga pag may appendicitis. Kailangan ka maoperahan. Nakaka-appendicitis pala kapag nahampas sa ulo. Anong oras na? Sino itong tumatawag sa akin? Sino to? Ano? Si Arian? Pambihira yan. Sige, sige. Pupunta na rin ako dyan ngayon na. Oo. Kawawa naman siya. Dapat talaga tinanong ko na siya nung nagsabi siyang sumasakit ang tiyan niya. Gumising ka na nga. Bakit? Kailangan natin pumunta sa tindahan. Bakit? Halika, dalian mo na. Oo! Uy! Yung mga yan. Nakita ko na sila. Saan mo nakita? Minsan na kasi nilang pinagtripan yung girlfriend ko sa isang bar. Naalala ko na. Pinagtanggol ni Arian ang girlfriend ko sa kanila nung gabi na yon. Gumaganti kaya sila? Well, posibleng nga ganun. Sigurado ka bang sila yon? Nakamask sila kaya mahirap makilala. Sigurado ako na sila yon. Nakasalubong ko silang tatlo sa eskinita, nakababa yung mga mask at nakahood sila. Madaling tandaan yung itsura nila. Sigurado ako, natatandaan ko pang mukha nila. Okay. May iba pang mga CCTV malapit sa store. Babalitaan ko agad kayo. Oo, maraming salamat. Hello, ma? Oh, hello, Darrell. Naging maayos naman ang operasyon ni Arian. Dinala na siya sa recovery room ngayon. Ah, talaga po. Mabuti kung ganun. Oo, anong oras ka pala babalik dito sa ospital? Hintayin niyo po ako. Pabalik na po ako dyan. Ay, sa wakas na experience ko rin ang piggyback ride! Masarap pala sa pakiramdam. Aubrey, hindi sa gusto ko siyang i-piggyback ride. Aubrey, I'm sorry. Oh, Arian. Okay ka na ba? Mr. Choi? Oh. Kailangan kong pumunta sa banyo. I-piggyback mo ako. Ha?
Piggyback? Hindi pwede. Ayoko. Hindi pwede. Ayokong gawin yun. Katatapos lang ng operasyon, pagbigyan mo na ako. Kahit pasyente ka pa, ayoko nga. Hindi na. Hindi ko na gagawin yun. Hindi ko na pwedeng ulitin pa yun. Kailangan ko nga magbanyo. Hindi ako makakalakad mag-isa. Dalian mo na kasi. Ayoko. Hindi mo ako mapipilit. Hindi na pwede yung piggyback na yan. Oh! Hoy! Ano ka ba? Alis dyan! Alis! Baba! Umalis ka! Baba na sabi! Nakakainis ka na! Aubrey, ikaw ba yan? Ang kulit mo kasi, Aubrey. Sinabi nang ayoko ng piggyback eh. Paano ka nakababa agad? Ikaw may gusto nun, no? Ipapaliwanag ko, Aubrey. Pinasang ko lang siya kasi kailangan niya... Okay lang yun. Naiintindihan ko naman, Daryl. Naiintindihan mo ako? Pero sana maintindihan mo rin ako. Siyempre man, Aubrey, kahit ano pa man yan. Palagi rin itang iintindihan. Nagsama ako na magpipiggyback ride sa'yo. Sa'kin? Sino yun? Nasa purse mo? Alam mo kung ano to? Aubrey. Para saan ba? May dugo! Mamamatay ako. I'm sorry, Daryl. Yung puso ko. Yung puso ko. Hala. Hindi pwede. Bumalik ka sa loob. Bumalik ka na. Bumalik ka. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi totoo to. Aubrey, patay na ako. Pero bakit? Hili Honora! Upo Lulia! Tara, Dare. Hindi, ayoko. Sumampa ka na. Ayoko. Sabi na, sasakay ka rin. Ibababa ako! Ayoko! Ready ka na? Aubrey, ayoko! Aubrey, please! Aubrey, ayoko! Tulungan mo ako! Ayoko sumama! Ayoko! Yung puso ko! Ayoko! Ano ba nangyayari sa'yo? Ano kasi, Arian? Tingnan mo, okay lang ba ako? Masamang pakiramdam mo? Hindi ba dapat ako pang ang tinatanong mo dahil ka-o-opera ko pa lang? Grabe. Masamang panaginip. Nanaginip ka? Oo. Arian, okay ka na? May naaalala ka na? Ha? Pero sino bang humampa sa ulo ko? Na-report ko na sa mga pulis yan. Sana mahuli na sila agad. Pero bakit kaya pumutok yung appendix ko? Hindi ko alam. Tanungin mo sa appendix mo. Kaso nga lang, iniwang ka na niya eh. Kaya hindi mo na matatanong kung bakit. Paano pala yung tindahan? Huwag mo nang isipin yun. Magpagaling ka na para makalabas ka na. Anong hindi ko iisipin yun? Ayoko lang na makaabala pa. Hindi ka naman nakakaabala, ha? Nasaktan ka habang nasa convenience store. Dodoblin ko yung sweldo mo at ako magbabayad sa hospital bills. Seryoso yan? Oo. Hindi mo babawiin yan, ha? Oo naman, no? Mabait ako eh. Ang saya! Okay! Wow, para ako nasa bakasyon ngayon, ha? Ito ang hospital vacation. Yung ulo mo, wala na bang masakit? May bukol daw kasi. May bukol? Hmm. Ah. Parang wala na. Okay na ako. Maganda rin yung resulta sa CT scan mo. Nakakagulat. Parang helmet yung ulo mo. Bulletproof ba yan? Pwedeng pahawak sandali. Tumahimik nga kayo. Okay lang naman ako. Paano ka naging okay? May humampa sa ulo mo tapos may appendicitis ka pa. Relax. Hindi ako sanay na ganyan kayo sa akin, no? Buisit kang. Sabi mo nasa store ka lang nung tumawag ako sa'yo. Kasi nga ayoko mag-alala kayo. Okay ka na ba talaga? Sure kang okay ka na? Okay na talaga ako. The number you are calling is unattended. Ikaw ba yan, Daryl? Hi, Aubrey.
Hindi mo ko sinasagot eh. Pwede bang mag-usap tayo sandali? Sorry, may lakad ako ngayon. Ha? Huh? Aubrey. Ilang beses kong uulitin sa'yo. Bakit ang slow mo sa pag-pick up ng ganyang bagay, ha? Si Director John ang dinedate ni Miss Yu ngayon. Ay, sa bagay, naiintindihan ko siya. Tagapagmana tong isa. Pero may kaya rin ang pamilya ni Aubrey. Okay, sige. Pero ibang level ang yaman nitong si Director Joe. Si Aldrin Joy parang malaking supermarket. Si Aubrey yun naman, para lang siya convenience store. Oo nga pala, naalala ko bigla si Daryl Joy. Kung akong tatanungin mo, hindi ako naaawa sa kanya. Siya naman kasing may kasalanan eh. Uy! Wala namang ginagawang mali si Daryl. Husgahan mo siya dahil lang sa piggyback picture. Mapipili mo ba ang reaksyon ng tao sa picture na yun? Hindi kasi ganun yun. Noon na daren sa isang sugo sa gawisa. Simbiro ang ganunuro na bonon na. Nagana ege wasel te. Kutsa yanan arane. Yeah. 우리는 다른 세상으로 가고 있어 넌 내 손을 잡고 그냥 따라오면 돼 Oh yeah, yeah, yeah 반짝이는 눈빛 눈이 부신 매일이 날 감싸주는 손길 Are you married? Yes, of course, yes 꿈 속으로 나를 데려가줘 Arian, bising ka pa? Arian, alam mo, masakit din para sa akin ang sabihin ng bagay na to. Lalo na sa sitwasyon. Hindi madali ang sitwasyon na to. Kaya lang, kailangan ko nang gawin. Ayokong pag-isipan pa tayo ng masama ni Aubrey. Kaya, sorry, sorry talaga. Pero kailangan kong gawin to. Arian, gusto kong... Kung pwede sana, umalis ka na sa... Convenience store ko. Asawa ko. Tinakot niyo naman ako. Sino kayo? Sinusundo mo na ba ako, ha? Hindi, mali bang kwarto ko? Nasaan si Arian? Ay, asawa. Sorry, nurse, sir. Nasaan si Arian? Pasensya sino na kayo, Lola. Hindi ako yung Lola. Inilano ko yung asawa niyo. Sandali, hindi akong asawa ni Lola. Naalala niya ang asawa niya. Pakihawakan na lang ang kamay hawakan niya. Hawakan mo kamay niya. Ayan. Oo, oh, Lola. Masaya ka ba dinalo ko ng asawa mo ngayon? Ay, oh. Ang gwapo pala ng asawa niyo. Si Arian, nasaan siya? Sa private room. Ba't di niyo ako tinawagan? Importanteng sinasabi ko, wala pala akong kausap dito. Lola, kailangan na po umalis ang asawa niyo. Medyo po marami pa siya nasa kasuhin. Pasensya na. Bitawan niyo na po. Pasensya na, Lola. Nasawa ko. Ay, hindi po, okay na po. Nasawa ko. Arian. Oh, Mr. Choi. Oh, wow. Nilipat ka raw ng kaibigan mo sa private room. Nice. Ganda pala. Oo. Yung kaibigan ko, mayaman naman kasi yon. Mabuti. At least may mga kaibigan kang maaasahan. Masaya ako dahil nandyan siya para matulungan ka. Nakakagulat. Ngayon mo lang pinuri ang kaibigan ko, ha? Arian, ano kasi,
Alam mo bang... Ayaan mo na nga lang. Sana kapag okay ka na. Teka nga, di ba dapat natutulog ka na ngayon? Hindi ako makatulog. Gising kasi ako ng ganitong oras. Ah, oo nga pala. Sanay ka nga pala sa night shift. Nahihirapan ka ba? Sanay na ako. Trabaho ko yun eh. Kumusta pala? Kumusta yung promotion mo kapag naka-duty ka? Yung promotion para sa hangover drink. Ako yata ang promotion queen. Masaya ako para sa'yo. Ang cool mo talaga. Mr. Choi, may gusto akong kainin paglabas ko. Ano yun? Naalala mo yung experiment recipe na ginawa natin noon na hindi natin nabigyan ng pangalan? Yung noodle na may cow intestine? Oo nga, wala pa tayong pangalan para doon. Seryoso? Noodles lang ang gusto mo pagka-discharge mo dito? Hindi yun basta noodles. Masarap kaya yung gawa natin. Kapag nakakain na ulit ako ng noodles na yon, ibig sabihin okay na uli ako. At malakas na ang katawan ko para magtrabaho sa store mo. Okay lang naman ako. Aubrey. Bababa muna ako. Aldrin. Kahit ngayon lang. Bilang kaibigan mo. Yun ang huling yakap ko bilang kaibigan mo. Ano? Ayoko sa relasyon niyo ni Daryl pero nirespeto ko yon. Pero mula ngayon, ayoko nang nasasaktan ka. Tama na. Sumasobra ka naman yata. Dahil pinipili mong lumayo, simula ngayon, babawiin na ulit kita. Aldrin, please. Importante ka bilang kaibigan ko. Hindi ko kayang mawala ka. Magkaibigan tayong dalawa at magkasama sa trabaho. Huwag ka mag-alala. Hindi ako mawawala sa'yo. Tama na yan. Pag-isipan mo, Aubrey. Bakit nga ba nasasaktan ka ng sobra ngayon? Pag-isipan mong sinabi ko. Hindi ito biglaan. Ito ang nararamdaman ko. Ayan! Oh, hi, Poppy! Para sa'yo. Ano to? Wow! Sobrang ganda naman. Salamat! Sure ka ba na okay ka na? Oo. Alam mo naman na malakas ang katawan ko, di ba? Mahilig ka sa flowers. Kaya yan ang dinala ko sa'yo. Wow! Naalala mo pa yun, ha? Grabe, ha? Isa sa pinakamahirap hanapin ngayon ang hibiscus. May iba pa akong nakita. Pero itong pinakamaganda. Wow. Alam mong meaning ng mga bulaklak? Anong ibig sabihin nito? Ah, ito? Ano bang meaning ng hibiscus? Ah, alam ko na. Ah, hindi ba deep friendship ang symbol nito? Oo, yun nga ata. Sakto palang bulaklak na napili mo. Sabi mo nga. Maganda tong kwarto mo. Mabait ang general manager mo. Ah, actually... Lander. Ayan, gusto ko sana mag-stay kaso may meeting pa ngayon. Oo, walang problema. Sorry, babalik ako mamaya. Oy, huwag kang mag-alala. Okay na talaga ako at kaya kong sarili ko. Sir, isama niyo na pong lumabas si Lander. Okay, mauna na kami. Maraming salamat, mag-ingat po kayo. Ingat kayo.
Hello, Aryan. Hello, kumusta po? Kumusta na pakiramdam mo? Nandito kayo. Oo, oh, okay ka na? Wow, anong bulaklak yan? Hibiscus po ang tawag dito. Hibiscus ka mo? Ang ganda. Hibiscus po. Oo, hibiscus nga. Ang ganda. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaking bulaklak. Aminin nyo, mabango po. Oh, sigurado mabango to. Paamoy nga ako. Sa panga. Ewan ang bango po, di ba? Dapat bang amoy niyan? Amoy intestine ng baka ba talagang hibiscus plant? Amoy intestine? Oo, oh, intestine ng baka. Naamoy mo? Oh, ang baho nga. Sa buho ko po galing. Hindi pa po ako nakapaghugas simula nung kumain tayo sa restaurant. Amoyin niyo pong buho ko. Sa buho mo? Napakabaho nga. Ay, maligo ka nga. Baho? Ay, naku, Aryan. Kawawa ka naman. Ha? Kailangan na natin mahugasan yung buhok mo. Paano po ako? Ako na. Huhugasan kong buhok mo. Kayo pong gagawa? Oo, ako na. Ang ganda-ganda mo. May intestine ka naman. Ay, pambira. Hindi po halata kasi mabango yung bulaklak. Ba't natatawa ka? Kasi po, masaya lang po ako. Yung buhok mo po. Naku, nakalimutan ko. Aryan, mukha kang babing pinapaliguan. Pumikit ka muna para hindi pasukan ng shampoo yung mata mo. yung tiyan ko. Ay, naku, sumasakit pa rin ba ang tiyan mo? Salamat po. Para saan? Hindi ko na po maalala yung huling beses na may naghugas ng buhok ko. Bata pa lang po ako. Ako na ang gumagawa lahat. Pero lumaki ka naman ng mabuti. Ay, Aryan. Huwag ka nang umiyak. Huh? Wow, ang ganda. Mas gusto kong kwartong to. Malawak na maliwalas pang tingnan. Mabuti't may ginawa rin ng general manager mo na ikinatuwa mo naman. Okay lang yan. Huwag ka mahihiya sa amin. Baliwala sa akin kung gumastos man si Daryl sa ganitong bagay. Yung kaibigan ko, siya po ang kumuha ng kwarto na to. Hindi si Daryl ang naglipat sa'yo? Masyado po mahal ang kwartong to. Kahit ilipat ako ni Mr. Choi, hindi po ako papayag. Yung kaibigan ko, marami namang pera yun. At saka mag-best friend kami, kaya pumayag ako. Wow, ang bait ng best friend mo. May best friend din ako dati. Nawala na lang bigla. Nisulat, walang iniwan. Totoo po? Kailan po? Bata pa kami noon. Mas bata pa sa'yo. Bakit po? Di ko rin alam. Matagal din kami naging mag-best friend noon. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Sana nagsabi man lang siya sa akin na aalis siya. Hindi ba dapat gano'n naman? Nakilala kong asawa ko dahil sa best friend ko. 40 years na rin. Ni hindi ko nga alam kung buhay pa siya o patay na. Sayang. Kakaibang kaibigan naman siya. Naman. Ay, pambira. Ito pong nakuha ko sa HR. Graduate sa Tesong University? Saan sa Shinsongdong to? Nakatira po sa Jeongnugu, bago sa Songbukgu. Okay. Anong pinagkakakitaan niya? May convenience store po siya. Convenience store? Isa ba to sa franchise store natin? Opo, Miss Kim. Handa mong kotse. 혼자서 객석에 남아 조명이 꺼진 무대를 본 적이 있나요 음악 소리도 Magandang araw, ma'am. Anong inahanap niyo? Pwede kayo mag-deliver? Sorry, hindi po kami pwede mag-deliver. Wala pa bang delivery yung convenience store? Hindi pa namin nagagawa yon.
Marami pa naman akong bibilin. Ano bang bibilin mo? Ano bang minimum order niyo rito? Siguro pwedeng $100 worth. 10 times sa presyo mo? Nasa $1,000. Saan po ba kayo nakatira? Papa, binili niya lahat to? $1,000 worth. Malaki ang binaba ng sales natin nung na-hospital si Arian. Dahil kay Manang, nakabawi tayo nabawi agad. Nabawi nga. Grabe, ang swerte naman talaga ng store natin. Siyempre naman. Pasalamat ka sa charm ko. Sabihin mo yan sa mama mo. Ako ang nakapagbenta ng $1,000 na pagkain. Pa naman? Siyempre sasabihin ko kay mama yun. Uy, sandali. Hindi ka pwede mag-deliver ng ganyan, ha? Kailangan mag-uniform ka rin. Okay. La 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 la. I need to do this now. Hush. Dito ang daan. Okay. Pakidiretso sa kusina. Okay. Hindi na. Iwan mo lang yan dyan. Dito lang. Pakilagay na lang dyan sa gilid. Okay. Magandang araw po, ma'am. Ako po pala si... Kilala kita. Convenience store delivery guy. Gwapo ka naman pala. Naiintindihan ko na ngayon. Ganun po. Kumusta po? Ako po si Daryl Choi, ang general manager ng Shinsongdong branch. Mama! Boyfriend? Oh! Bakit ang aga mong umuwi? Salamat nga pala. Heto, salamat sa pag-deliver mo. Tip ko para sa'yo. Hindi na po. Hindi na po kailangan yan. Ano ka ba? Napapahiya tuloy ako. Kunin mo na. Apo, maraming salamat. Lumabas ka na. Apo. Mama! Manang, itapon mo lahat yan. Ayoko may matitira. Opo, Miss Kim. Ayusin mo ang mga desisyon mo. Hello, Daryl. Nasaan ka? Pwede ba tayong mag-usap? Sorry, hindi ako pwede, Aubrey. Kailangan ko kasing bumalik agad sa store. Daryl, huwag mong pansinin yung ginawa ni Mama. Okay lang. Maganda nga yung marami siyang binili sa store namin. Umalis lang ako agad kasi naisip ko na next time na ako magpapakilala. Oo nga pala, Aubrey. Dun sa nangyari, pasensya na. Daryl, please. Aubrey, nagda-drive pa kasi ako eh. Mamaya na tayo mag-usap. Tatawagan na lang kita mamaya. Hmm? Hello. Good evening. Welcome sa'yo. Excuse me. Nandito bang general manager? Ay, wala siya rito ngayon. Anong kailangan niya? Saan kaya siya pumunta? May nangyari kasi sa part-timer namin, kaya nasa ospital siya ngayon. Baka nandun din siya sa Hope Hospital. Maraming salamat. Girlfriend niya yun? Oo, siya nga. Girlfriend nga ni Daryl.
Umbilis magsalita ng babaeng yun. Pasok. Ah, hello, Miss Yu. Okay lang kung pumasok ako? Sige, kaya lang wala si Mr. Choi dito. Ikaw ang pinunta ko, Aryan. May sasabihin ako. Sa akin? Ano yun? Anong sasabihin mo? Napakabuting tao ni Darrell. Busilak ang puso niya. Inuuna niyang ibabago sarili niya. Ito na lang kwartong pinili niya pagkatapos ng operasyon mo. Ah, naka-private room ako. Boyfriend ko si Darrell. 2 taon ng relasyon namin. Niminsan hindi kami nag-away. Hanggang sa sumulpot ka na lang. Napapadalas na ang away namin ng dahil lang sa'yo. Napapagod na rin ako. Ako na lang ang magsasabi sa'yo ng hindi masabi ni Darrell. Huwag kang gumawa ng ikasisira naming dalawa. Kung pwede, umalis ka na lang sa convenience store. Napadaan ka yata, Miss Yu. Oh, Papi. Anong ginagawa mo rito, Lander? Ah, magkaibigan nga pala kayo. Oo. Close kaming dalawa. Ihatid pa ba kita? Hindi, okay lang ako. May kailangan ka? Matibay bang buto mo? Hmm? Gano'ng katagal mong kayang itaas yan? Hanggang kailangan mo. Oh,
Boyfriend ko si Daryl. Dalawang taon ang relasyon namin. Niminsan hindi kami nag-away. Hanggang sa sumulpot ka na lang. Hoy! May problema tayo! Ano? Anong problema? Kausap ko sa phone si Marian. Kilala niya yung mga nanghampas sa'yo. Ano? Paano niya nakilala yun? Kilala silang mga bully. Alam mo kung nasan sila? Oo, papunta na rin si Mira. Tara, dalian na natin. Makakauwi na rin ako. Oy, Arian! Ah, saan ka nagpunta? Ah, may kailangan akong puntahan sandali. Saan nga? Di ba dapat nagpapagaling ka? Bakit umaalis ka sa ospital? Naiinis kaya ako kapag di ka sumusunod sa mga doktor? Dapat kasi, ano nangyari dito? Pasyente ka pa rin, hindi ka dapat labas ng labas. Paano kung lumala yung kondisyon mo? Hindi ka ba marunong mag-isip na maayos? Ha? Huwag kang gumawa na ikasisira naming dalawa.
Kung pwede, umalis ka na lang sa convenience store. Ano? Ba't di ka magsalita? Ba't ganyan ka makatingin? Anong problema mo, ha? Mr. Choi? Oh. May gusto lang akong itanong sa'yo. Sige, tanong mo. Hindi ako masamang tao, gaya ng iniisip mo, di ba? Ha? Hindi ka na nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi ka na naghihinala, tama ba? Ano ba yan? Ba't biglang ganyan ang mga tanong mo? Sagutin mo na lang kasi ako. Sabihin mo kung masama pa rin ba ang tingin mo sa akin. Ano? Wala namang kahinahinala sa'yo. Mabuti naman. Mr. Choi, tingin ko, aalis na ako sa tindahan. Ano? Kasi, iniisip ko rin naman na hindi ako magtatagal doon. Pero ayoko umalis na masama ang tingin mo sa akin. Kaya nagtrabaho ko mabuti para maayos kong lahat. Alam kong high school lang ang natapos ko. Wala akong magulang. Pero gusto kong makita mo na hindi ako masamang tao. Kaya binibigay kong best ko. Maraming salamat sa lahat. Pangarap kong lumakas pang convenience store. Mr. Choi, laban lang. Ay.